Para sa'yo, Laika, ano ang positibo at negatibo na naidudulot ng technology? Para sa akin, ang positibo ang naidudulot ng technology kasi para sa akin ay, diba, nasa modern, ano na tayo, mapanahon. Modern days. Kaya, parang pirap, halos lahat na lang ng bagay ginagamitan natin ng technology. Mas mapapabilis ang mga trabaho natin, mga katulad ng mga research sa ating mga estudyante. Maraming positibong may dudulot ang technology. Tapos, ang negatibo naman ay maraming mapahamak ang mga kabataan na katulad ko sa irresponsible paggamit ng technology, katulad ng cybercrime. Ano nga ba ang cybercrime? Cybercrime are illegal acts done through the use of the internet. In 2012, posted all the least 10 most common internet cybercrime as follows. Katulad ng phishing or spoofing, blackmail or extortion, accessing stored communication, sports betting, non-delivery of merchandise, electronic harassment, child pornography, prostitution, drug trafficking, criminal copyright infringement. Okay. So, ito naman talaga ang tumawag. Bilang mag-aaral, ano ang naitutulong ng teknolohiya sa'yo? Naitutulong sa akin ng teknolohiya ay katulad sa paaralan, kung kailangan kong mag-research patungkol sa mga advanced research patungkol sa mga pinag-aaralan natin, andyan na ang internet o ang Google para masagot ang aking gustong malaman patungkol sa lecture namin. Katulad ng saka ang teknolohiya kasi marami din siya na itutulong hindi lang sa paralan kundi sa labas ng paralan katulad sa trabaho, katulad ng pag-apply ng visa mo. Hindi na katulad doon na kailangan kang pumunta sa opisina nila, na kailangan kang pumila ng pagkahaba-haba. Ngayon, sa pamamagitan ng teknolohiya ng internet, mag-register ka na lang sa website. Sa website ng kumpanyang gusto mong pag-apply o kaya pagkuha na ng visa. At hintay mo na lang na bibigyan ka nila ng message kung kailan at kung ano ka pupunta. Sa umakyat. Tapos pati na din sa bangko, makakatulong na din yun na hindi ka na pupunta sa bangko na nilinya na para may update lang yung account mo. Ngayon, pwede na din sa pamamagitan ng internet, pwede mo na may update lang yung account mo ang yung balance kahit na nasa bahay ka lang. At sa pagkukuha ng transcript record sa ubrasin mo. Kasi, di ba sabi niya sa kanila, marami, kung noon, kailangan mo pa rin pumunta sa eskwelahan, hanapin pa nila yung anong taon ka, graduate, o anong grade mo, at anong section mo. Ngayon, ipipit na lang nila yung pangalan mo, doon na kung saan lalabas ang mga records. Yun lang. Salamat.